Okay. Oh. Hello guys! Magandang araw mula dito sa Saudi Arabia. Ako nga pala si Mid Oragon at nandito tayo sa King Abdullah Park. Napakaganda ng lugar na ito guys. At dito ako nakakapagpahinga. So gumawa ako ng content dahil napakatahimik ng lugar na ito. So guys, kanina nadaanan ko yung mga ibang lahi na nagkakakot ng mga hollow blocks. At matagal ko na itong gustong gawing content kasi guys, nakaka-amaze yung hollow blocks dito. Sobrang tigas na hindi man lang sila nabibiyak kahit na tinatapon siya. So, guys, tara, panoorin nyo itong video na ito. Guys, nakakita na ba kayo ng hollow blocks dito sa Saudi? Ayan, guys. Oh. Ganyang katibay ang hollow blocks. Oh. Binuhos lang ng ganyan. Nadaanan ko nga ang mga hollow blocks na ito na nakasabog lang dito sa kalsada. Sayang at hindi ko nakuhanan yung truck habang ibinubuhos ito. Na-amaze kasi ako dahil sobrang solid ng hollow blocks nila dito. Ibang-iba nga ang hollow blocks natin sa Pilipinas kasi kung sa atin gawin ito, sigurado durug-durug na yan. Sana may kababayan tayong engineer na makapanood nito para mapaliwanag kung bakit ganito katigas ang mga hollow blocks dito. Ito ba'y requirements ng government dito o may iba pang dahilan? Nakausap ko nga ang foreman nila at tinanong ko kung bakit ganito katigas ang hollow blocks na ito. At ang sabi niya, matapang daw kasi ang semento na inahalo dito. Kaya naman nag-request ako sa kanya kung pwede ibagsak ito para masubukan natin kung matibay. O, diba? Hindi man lang natinag? Sa tagal ko na nga pala dito sa Saudi, hindi ko naranasan dito na lumindol. Kaya naman, pinagpala talaga ang kanilang bansa. May mga bansa kasi na suki talaga ng lindol katulad na lang sa atin at sa Japan recently. Pero gayon pa man, kahit na hindi linilindol dito sa Saudi, mahigpit pa rin ang government dito sa pagpapatupad ng mga seguridad sa pagpapatayo ng mga bahay at building. Isa nga rin pala sa mga napansin ko dito, yung mga construction worker nila dito, ang gagaling. Karamihan ng mga construction worker nila dito ay galing sa Pakistan at sa bansang Yemen. Nakakahanga talaga ang kanilang lakas at tibay ng katawan kasi minsan nga may mga matatanda akong nakikita ang lalakas pa nila. Yung isang buong aircon, isang tao lang ang bumubuhat nun. Ganon sila kalakas. Sa paggagawa naman ng mga bahay, ay nakakahanga ang mga taong ito dahil mabibilis at pulido silang gumawa. Kaya ko naisipan gawin ang content na ito dahil lahat naman tayo na OFW ay gustong magkaroon ng maganda at matibay na bahay. Ganito nga palang itsura ng mga kabahayan dito sa Saudi. Lupit niya ang mga mason nila dito, pantay na pantay. Magaling, ang kinis. Ganda ng bahay. Pulido sila, saka mabilis din silang gumawa. Galing. Sa dito guys, ayan oh, may mga mabilis silang ang construction dito, mabilis kasi may mga makinarya sila. Laki pala ng bahay na yan, kala ko maliit lang. Galing. Guys, pansin ko lang dito sa Saudi, napakabilis silang gumawa ng bahay. Saka sobrang pulido. Tingnan nyo. Ayan guys, ginagamit sila ng mga makinarya para mapabilis. Ganda. Tapos yung view niya pa, yun oh, Kingdom Tower. Ganito nga palang itsura ng mga kabahayan nila. Halos lahat may rooftop. At kung mapapansin nyo, halos lahat sila ay isa ang kulay ng kanilang mga pintura. Meron kasing kinalaman yan sa tuwing sasapit ang sandstorm. Napupuno kasi ng alikabok ang buong Saudi sa tuwing sasapit ang sandstorm. Isa rin sa mga napansin ko dito ay napakabilis nilang ipagiba ang mga bahay o kaya mga building. Katulad na lamang nito, maganda pa siya pero giniba na. At sa susunod na buwan, hindi mo mapapansin may nakatayo na dyan na bago. Ganun talaga pag may pera. Mapapasana all ka na lang talaga kasi tayong mga OFW, kailangan nating bumilang ng 5 o 10 taon bago makapagpatayo niyan. Basta ang wish ko lang sa ating lahat ng mga OFW ay makapagpatayo tayo ng sariling bahay bago tayo umuwi sa Pilipinas. Bago nga pala tayo magtapos, gusto ko nga palang i-shoutout si Aristotle Reyes at si Nene Pesencio na laging sumusubaybay sa ating mga video. At syempre, lahat ng mga ka-Oragon natin. Maraming salamat at mabuhay po kayong lahat. Galing. One more! Oh. Kalas!